Yo, ako si Crazy Mix at nandito na naman tayo sa bagong episode ng Rapsa. Nandito tayo sa Chai Connection. Titikman natin ang 16 na flavor. Lahat yung titikman. Hindi, kaya nga tumawag ako ng back up. Pagpakilala kayo. Yeah, mga kaibigan, my name is Flick G. Hi, I'm Alexandra. And ako po si MC Blaine. Kamusta po kayo lahat? Welcome to Chai Connection Milk Tea. Yeah, nandito kami para tikman. At testing yan. Walang pilian kung kanino mapupunta ang paborito nila. Ay gagawa kami ng palabunutan. Kasi ganito yung mechanics, no? So basically, may mga flavors kami na nilatag dito, apat sa apat na flavor para sa apat na mag-food taste. So, mix, do the honors. Okay, letter C, crazy. Letter A. Alexandra. Alex. B. Letter D. So letter A, winter melon and pearl. Letter B is creamy matcha. Yeah, creamy matcha. Letter C is salted caramel and pearl. Letter D is Thai and pearl by Shakewell. Basically guys, ito yung maxi size namin. Ito yung malaking size niya. And sobrang proud lang ako sabihin na lahat ng raw materials namin, lahat ng products na ginagamit namin dito, straight from Taiwan. Lasang-lasa mo yung matcha. Yung tamis niya, meron kasi yung tamis na ano eh. Yung nakakahilo. Yung tamis na ito, tamang-tama lang. Hindi ka mahihilo. Hindi ka magsasawa. Sa akin, perfect tong ano na to, matcha na. So, saktong-sakto rin yung pagka-caramel niya. Hindi siya yung sobrang tamis na nalilikman natin sa mga hot fudge na caramel. Sakto yung pagka-timpla ng flavor na to. Parang kaya mo ang abusin ito eh. Oo, ako. Parang mga babae kasi yung ano eh, parang mahilig sa milk tea. So, yung mga ganun-ganun sa Instagram. So, meron akong winter melon and pearl. Yung lasa ng milk and nung tea is super balanced lang siya. Hindi siya lasang dahon. Hindi rin siya lasang gatas masyado. And yung pearl niya is super perfect. I like it. Balita ako yung yung Chai Connection daw, connected dyan sa AMG. Yung AMG, meron siyang nilaunch na fries. Pangalan niya, Macho Potato, mightiest fries ever. Ito, Thanos ng mga fries eh. So, ito yung kasali sa country specialist nila. Basically, meron niya ano eh, Sakura, Hokkaido, tsaka Thai. So, parang kinuha to origins ng lasa niya dun sa mga pinagmulan niya na country. So, again, lumulusot yung lasa ng tsaa kasi pangit naman kapag parang kumiinom ulit ng tayo ng frap kung hindi natin lalasahan yun. Yung tea sa milk tea niya, so okay sa akin yun. Yung pearl, perfect naman yung pagkakagawa. Tapos, isa sa pinagmamalaki ko sa brand na to, marami kasi mabibiling tapioca sa labas na parang arena lang. Ito kasi kasaba talaga. Okay, 95 pesos po yung maxi namin. Ito yung basic or yung mga classic flavors na meron tayo. Okay, nandito na tayo sa round 2. Ang napili namin kanina ay dadagdagan lang natin ng sinkers or mga add-ons. Ano-ano nga ba yung mga add-ons natin? Well, meron tayong rock salt and cheese, rainbow jelly, red beans, coffee jelly, egg pudding, natate coco. So, ang meron kay Flick G, creamy matcha with rock salt and cheese and red beans. Perfect. Yung red bean tsaka yung milk, magandang combination. Sa umpisa, hindi mo malalaman kasi rock salt, cheese. Pero kapag napag-combine na nila, may bagong lalabas na flavor. Hindi ko mapaliwanag basta masarap. Ito rin, parang ano, mga dagdagan kanina, masarap na para sa akin ko. Hindi ko nalalasahan yung ano, yung rock salt and cheese. Tsaka ano, hindi siya lasang kape. Ako, ayaw ng mga coffee jelly na ano lang, mga normal. Pero ito, think ko na nabasa na coffee jelly. Masarap pala siya. Kanina parang gusto ko na ito eh. Pero susunod, order ako ng may coffee jelly. By the way guys, may sugar level kasi ito. Meron yang 0, 25, 50, 75, and 100. Wait, pasukan natin! Welcome sa Macho Potato. Meron po tayong 4-in-1, sir. Okay, ano yung 4-in-1? Mr. Fries. Meron din po tayong potato chips.
lattice po. Meron po kami pinagmamalaki mga gifts. Yeah. Meron tayong power tart, then tayong mga star, reality cheese, sir, and then my cheese. Gifts are space garlic. Sorry, ito na. Nagtigman ko sa ulap. I have winter melon with rock salt and cheese and rainbow gel. Yung winter melon na may rock salt and cheese is para siyang naging caramel-ish. Naging caramel yung lasa niya. And yung tamis niya is saktong-sakto lang. Hindi siya nakakaumay. So, feeling ko ang milk tea is here to stay. Bakit? Kasi ang tagal na niyan eh. Tsaka nag-evolve na yung lasa. Tulad na to, round 2 pa lang. Kakaiba na yung lasa na natitikman natin. And in transition, no, speaking of which, ang napunta sa akin is Thai with rock salt and cheese and egg pudding. So yes, pasado sa akin tong round na to. It's a yes. It's a yes for me. Wala, this is what na meron kami and it comes with dip. Tapos yung mga dip namin, parang ano to eh, mightiest fries ever. Sabi ko nga kanina, parang tong ano eh, Thanos ng mga french fries, no? So, tignan natin, no? Ito yung pamatay lasa. Parang hindi naman tayo maumay na sunod-sunod na milk tea. Yung tinitikman natin. Itong mild cheese, tamang-tama kasi hindi siya makawala sa isip mo, eh. May mustard, yun yung ganun kasi yung sobrang ganda ng timpla. Yung reality chili nga, hindi siya masyadong Hi po, ako po si Al. Okay. Masa po dito po. Sweet ko lang po yung ano, realtor po yung lalagyan nila. Meron tayo crisp cut is 140 po. Then yung chips natin po is 140 also. Yung melter naman po natin na 38 cut, 160 po siya. Then yung pastry din po natin, sir, is 140 rin po. Okay, nandito na tayo sa round 3. Ano bang mga ano natin? Multiverse. Bobbing boba. Milk tea. Si pa rin sa kiwi, lychee, fruit tea, wheat, strawberry, topping boba. Okay. So sa akin, winter melon fruit tea with strawberry, popping boba. Ano yung popping boba? Ano yung popping boba? Popping boba po, sir. Ano po siya? Parang po siyang pearl, pero hindi po. Kasi nagpapak siya. Meron po siyang fruit juice sa loob. So, sa letter D, honey lemon fruit tea with mango popping boba. So, Isabella, yung popping boba, may iba-ibang flavor siya. Dalawa po yung flavors namin ng popping boba. Ano strawberry and so, I have honey lemon. Nasa siyang candy. Tapos nag-enjoy ako sa popping boba na mango sa pack. Harap. Hindi siya sobrang matamis. Kumbaga yung guilt-free drink. Sarap. Sa kiwi lychee, so, parang matutuwaan sa lasa kasi sarap eh. Tapos kapag naluwa mo pa ng ano, ng popping boba na strawberry, tapos pag pumutok, may kakaibang lasa pa. Winter melon niya, wala akong masabi. Sobrang swabing-swabe, lasang-lasa mo yung winter melon. Then, ito yung pinaka-twist. Kapag sumabog yung popping boba, parang pudding master. Winter melon plus strawberry na pagsabog, bang! Kala mo eh, nasa ano kayo, nasa paraiso ka ng ano eh. Ng isang prutasan eh. Parang para nasa paraiso ng... Bigla may effects! Bigla may ilaw. Pero sarap, solid, ang ganda ng ano. Pwede. Very innovative. Feeling ko, no, bago tayo mag-proceed dun sa last round natin, kailangan natin ipasok ang pamatay lasa. Pamatay lasa. Matching mo tayo ito, pasok. Yung serve sa atin ngayon, I suppose, ito ulit yung ano eh, 3-8 cuts na fries, pero this time may flavor siya eh, no? Ay, sabi nga, lahat bago pala yan, may tatanong ako sa'yo. Magkano to? 90 pesos. Lahat na, kung bagay ito nasa baso na to, yung popping boba. Kasama yung popping boba? Kasama na yung... Right? Sobrang mura. Match up natin ito. Pasok natin si Ann. Hey sir, meron pa po tayo na, so match up dito, meron pa po tayo rice with toppers po. Meron tayo yung bacon and cheese. Masapot dito. Oh, bacon! Yes po! Then meron din po tayo chili con queso. Yes! Gusto ko bigyan mo ng review to, papi. Kasi intriguing eh. Tignan mo, bacon and cheese yan. Parang talaga ako ng fries. Since day one, nakakaigyan. Sobrang solid. Kapag natikman mo to, malaking fries, hindi siya yung plain.
meron pa siyang additional kicker. So, very, parang sobrang kakaiba na talaga. O, ikaw Mix, ano review mo sa kanya? Ano ba yung kinakain mo? Yan ba yung parang chili con carne? Oh, pwede, pwede. Ano, ngayon ko lang natikman na ano, pwede pala yung chili con sa fries. At bago tayo mabusok, dumako muna tayo sa ating round 4. Yung unang sinerve ko, sir, bacon with cheese. Nagkakamalado po siya ng kada serve is 175, sir. 175. So, one size lang siya. Yes po, one size lang yan, sir. Well fair po. Meron din tayong bacon con queso, sir. Ang bigat niya. Yes po, same din ang price, 175 pesos din kada serve. Then, meron din po tayong gravy con queso. Yes, ma'am. Ano yun? Press lang din ang price. 175 po. Kada serve. Chai Connection, round 4. Paso. Let's go. Paso. Letter A. Peach mango featuring... Ay, peach. Fruity. Yan, ha? Fruity. Featuring with Nata de Coco. Ito ah, Fruity Burst with Papin Boba Punch. Papin Boba and extra sinker. Yeah. Oh, habang nandyan kasi na-serve mo Isabella, discuss mo sa amin magkano siya. Dahil nagdagdag tayo ng extra sinker, di ba? 90 yung kanina, magiging magkano siya. Plus 15 ba? Plus 15 magdagdag ka ng Nata. So 90 plus 15? 105. 105. Sige nga, Mitch, yung verdict. Anong husga mo? Yung Nata de Coco, baba siya. Kasi kadalasan ang Nata de Coco yung nasa square. Oh, yung cube. Nasa mga halo-halo. So perfect ah. Yung texture ng Nata, pati yung tigas niya. May Nata kasi na pag kinain mo, ano, nagiging plastic. Ang panggo. Sa gitna, yung core niya, no? Naging gano'n. Pero ito, pag kinain, gumagamit siya. Pati yung kasama yung Papin Boba. Sobrang solid nung Nata de Coco. Anong flavor na napunta sa akin? Honey lemon with Nata. Fruity. With okay. Nata de Coco. So basically, wala na siyang boba. Popping boba. Kung hinalili sa kanya, Nata de Coco. Pwedeng Nata. Pwedeng popping boba. Pwede ba sabay ito, Isabella? Oo, kasi yung kanina. Ano ba, popping boba tapos perong Nata at the same time. Pwede, no? Pwede naman, sir. So ayun ha, mga kaibigan ha. Dito sa Chai Connection, kayo ang masusunod kung ano gusto nyo ilagay sa inyong... Depende yan sa trip nyo. Fruity man lahat. Kung trip talaga, yung Papin Boba lagay nyo. Talagang mapag-tripan nyo. Ikaw, ano yung review mo? Meron akong peach mango with fruity, so hindi ko alam kung ano ba siya. Kung peach na may mango or mango na may peach. Pero masarap siya. Harap na nung Nata. Naka-addict siyang inumem. Wala akong masabi. Well, ako, ang masasuggest ko lang, busog na rin ako, no? Wala akong masabi, pero iniinom namin siya masarap. Ang masasabi ko lang sa kanya is kung ayaw nyo ng, at least meron ganitong variety yung Chai Connection, no? May option. Kung gusto nyo talaga ng, refreshment na medyo, medyo maprutas yung atake niya, medyo parang, may kick ng konting sourness and asim yung iniinom nyo, you can go for Fruity Burst and marami silang flavor nito. Alam ko anim to na nasa menu nila. What else? Tulad na sinasabi ni Flinji kanina, nag-compliment yung Nata de Coco dito sa drink. Yep. Mm-hmm. So kung ayaw nyo ng cream base, diba na ayaw nyo mag-mid-game, pwede kayong, tsaka hindi siya masama sa presyo niya, katapat ng lasa niya. Oo, para sa 90 pesos, I think okay to, good to. It's a yes. Mm-hmm. Pang malakasan. Ito na ang huling wave ng mga patatas. Kaya pa ba natin ngayon? Oo, patatas. Ito yung shoestring potato na flavor sour cream. Mukha cheese.
Ito, sour cream. That's ito, barbecue. Ito, barbecue. Parang hindi ko na-antik. Ako na magpapaliwanag. Sana titigay mo ko na magpapaliwanag. Okay, mga kaibigan, napakasarap. Ito, hindi siya yung lasa nga binili lang sa supermarket dahil nakaiba ang kanyang lasa. So kahit matagal na, hindi pa rin siya lumalambot. So ganong high quality ang ating mga fries. Tapos yung cheese na ko, napakasarap. Lasang-lasa buong ako. Okay, oh. Finger licking good, mga kaibigan. So, yun na po ang masasabi ko. Wala na akong masabi. Actually, ang magandang kombinasyon talaga, milk tea and fries. So, okay, ako, hindi ko siya ma-explain in figures. Alam mo, hindi ko siya ma-explain in numbers. Masasabi ko lang, kada sip-sip mo nito, parang naglalakad sa Taiwan, no? Parang ano, nilagpan na dalawa eh. Grabe. Parang ano eh, yung authentic na lasa ng milk tea at saka ng mga ganitong klaseng drinks na nag-originate sa Taiwan, dinala na dito sa Pilipinas at maaabot mo ang lasa ng lasa ng Taiwan sa halaga ng 95 pesos. Ikaw, ano nga sabi mo, kaibigan? Busog na busog ako. So, I guess kung meron man akong, kung syempre ako fan ako ng order ng coffee, ng milk tea, siguro order ako ng winter melon, or I guess I would give it a try, yung ibang variant. Kasi masarap yung winter melon, so what more yung ibang variant nila, masarap siya. So, cheers! Shoutouts ka, Macho Potato! Salamat sa pambalakasang price na at dahil dyan, ang Chai Connection at ang Macho Potato ay certified Rapsa!